Hi everyone, welcome back to my channel. In this video guys, gagawa uli ako ng request. Ito ay yung suit naman ng non-teaching uniform for DepEd 2021. Guys, pagpasensyahan nyo na ako, medyo natagalan yung aking tutorial kasi nga nagkasakit ako, kaya medyo ang hirap mag-vlog pagka meron kang nararamdaman. Pero ngayon, tuloy na natin guys yung ating sewing tutorial. Yung ating gagawin. Ito yung coat, blazer or yung suit. Depende sa tawag nyo dyan. Yan naman yung aking ipapakita sa inyo. Yung simpleng paraan na aking natutunan sa paggawa naman ng suit. Guys, ang ipapakita ko sa inyo ay kung paano naman tayo magsukat ng suit or blazer. So, ang pagbabasihan ko uli ng sukat para sa gagawin ito ay ang katawan ko para kahit papaano magamit ko rin guys, kasi ipapakita ko rin to sa inyo sa sewing, ganon din sa cutting. So, start tayo guys sa ating measurement at kung papaano naman yung mga adjustment. So, pagdating guys sa shoulder, ganon pa rin yung procedure, pero magdadagdag tayo ng at least half inch. So, yung normal shoulder ko ay 15, gagawin ko tong 15 and a half. Gusto ko lang dito para matandaan. 15 and a half. Sa bust circumference naman guys, yung relax natin na bust circumference, ito ang combo natin na ginagawa sa mga blouses or sa inner. Pagdating naman sa blazer, magdadagdag tayo ng 1 inch. So, ito ay 37, gagawin kong 38. Pagdating naman sa waist, ang waist lagi guys, kailangan doon natin itatapat sa medyo naka-corp. Yun din yung pagbabasihan natin ng ating figure para pag ginawa natin yung damit, makikita natin yung hugis. So, dito ko itatapat yung aking waist. Ayan, kasi dito yung corp. So, ang aking waist ay 30. Magdadagdag ako ng 1 inch, magiging 31. Next naman ay ang hip or ang first hips. Ang first hips, pero ito naman guys, halos hindi na masyado ito napapansin. Kasi ako pag gumagawa, lagi sa second hips ako nagbe-base, pero kunin ko na din. So, ang first hips ko ay 36 and a half. Ang second hips, kailangan guys, ang second hips, ito natin itatapan. 37. Ang 37, magdadagdag ako ng 1 inch, magiging 38. Ngayon guys, sa figure, wala tayong idadagdag dyan kasi as is yan. Mula dito sa HPS, bababa tayo, papunta dun sa sinasabi kong corp. Ito yung tatapatan. Liktan. Ito yung tatapatan. Ayan. Past 17. And then, yung bust drop. Kailangan tatapat natin dun sa ating nipple. 11 and a half. Ayan. And then, yung distance. 7 and a half. 11 and a half and 7 and a half. Sa armhole naman guys, yung normal natin na armhole measurement, yung nilalagyan natin ng ganyan. Halimbawa, katulad nito, yung aking armhole, ayan, may allowance na yan para sa inner blouse, ito ay 16. Gagawin ko ngayon, 16 and a half, ayan, 16 and a half. Gagawin ko siyang 17 and a half. Pagdating naman guys sa arm circumference, kuran muna natin yung mula dito. So, mga 7 and a half. Ito yung 7 and a half. Kukunin ko naman dito yung arm circumference. So, yung arm circumference ko ay 11 plus 12 sa 12 sa normal na sleeve. Magdadagdag ako ngayon ng 1 inch. So, gagawin ko tong 13 para medyo mas maluwag. Yung 12 na yun, guys, ay para sa normal sleeve yun. Para sa inner. Ngayon, pagdating sa blazer, gawin natin 13. 12 and a half or 13, pwede na dyan. Depende sa trip nyo. Ngayon, pagdating naman sa sleeve length, kukunin din natin, guys, yung hanggang sa may siko, ha. Susukatin natin yan hanggang sa may siko. Mula dito, papunta dito ay 10 and a half.
dito, guys, pag nagsuka tayo ng sleeve length para sa mga suit, hanggang dito yung sukat natin. Halos dyan natin itatapat. Para pag kasinuot yan, guys, hindi siya bitin, mga hanggang dito yan, magandang tingnan. Kasi pagka dito tayo nagsukat, pwedeng umabot yan dito pag nakasuot. So, mga dito tayo. Doon is 21. And then yung cups, eto yun. So, medyo, mas gusto ko yung medyo maluwag ng konti. So, 9. So, ayan. And then, pagdating naman sa body length, kailangan guys, kung yung normal blouse natin, halimbawa yung inner natin ay mga ganyan lang, kailangan at least bababa siya ng mga 1 inch, yung hindi lalabas yung ating inner. So, from HPS, bababa tayo ng ganyan. Yung aking gagawing body length is 24.5. 24.5. So, ayan guys, ganyan lang yung pagsukat ng blazer. Pagkakawa naman guys ng blazer, dalawa yung option natin dyan. Pwedeng walang lining at pwedeng may lining. So, ang gagawin ko ngayon guys, yung walang lining para mas mabilis at saka mas tipid sa fabric. So, start na tayo guys sa ating pattern making. Guys, start muna tayo sa basic. Mula dito sa kanto, papunta dito, bababa lang ako mula dito ng 2 inches. Ito yung back. Ito naman din yung front. Mamaya guys, idadarken ko na lang yan para makita nyo. Pero ilalapis ko muna ngayon. Ngayon, kukunin ko yung shoulder. 15.5, 7¾ yung kalahati. So mula dito sa gitna ng ating back and front, dito tayo magsusukat. Kunin natin dito yung 7¾. Next, mula sa HPS, kukunin ko muna guys yung bust drop na 11.5. Kukunin ko rin yung figure na 17.5. And then yung 24.5 na body length, plus magdadagdag ako ng 1.5 para sa fold allowance. Sa body circumference naman, itatapat natin dito sa ating bust drop, 38 divided by 4 is 9.5. Di muna ako magdadagdag guys ng body allowance sa front na ako magdadagdag mamaya. So, eto na yung ating body circumference muna. 9.5. Next naman yung waist, 31. Dito ako ngayon guys magtatapat sa figure. Ang waist niya is 31 divided by 4 is 7¾ plus 1 inch na tax magiging 8¾. So, ito yon. Next ay ang second hips na ako guys kukuha ha. Dito ko na itatapat mismo sa bottom. 38 divided by 4 is 9.5. So, 9.5. Ito yun. Next, kukunin ko muna yung length. Guys, sa paggawa ng pattern, kung mapapansin nyo, kahit na back yung aking ginagawa, isinasama ko na yung front para makuha din natin yung tatapatan ng ating back length. So, ito yung ginagamit ko palagi pagdating sa front. Medyo mahaba siya ng mga 3/4 kaysa sa back. Naka-curve yung ating gagamitin. And then, ito yung back. So, ito yung tinapatan ng ating hips. Itatapatin natin dito. Pero kung mapapansin nyo guys, 3/4 yung difference ng back and front. Minsan mga half inch lang din yan. So, nakadepende din yan sa forma. Next, kukunin ko muna, gugunitan natin yung sa side. Next ay ang armhole. Ang armhole ay 17.5. At dahil nga guys, yung front natin ay magdadagdag tayo dito ng 1 inch, dito tayo ngayon kukuha ng ating back measurement para sa armhole sa back shoulder. So, ang 17.5, ang kalahati ng 17.5 ay 8¾. Mula dito, bababa tayo ng paganyan guys. Ayan. Yan ang ginagamit ko lang ha. So, 8¾. Ayan. Ito yung 8¾. Pupulitan ko lang sa gilid. Ayan. Then, pupulitan natin yan ng
Yan. Ito na yung armhole natin sa back. Diretso ko lang po. So, ayan. Next naman guys ay yung neckline. Sa pagkuha ng neckline, mula dito sa gitna ng ating shoulder, back, and front, kukunin natin dito, itatapat din natin yan. Straight natin yan guys. Kung ano yung lapad dito, yun din yung lapad dito. Pupuhitan muna natin yan ng temporary para makuha natin yung lalim ng neckline sa back. Ang gagawin ko lang dito guys ay 3.5 yung opening ng back. So, ayan. Ito na yon. Next ay ang tux. Sa paglagay ng tux guys, ang blazer natin ay cut out yung back. So, ganito ang gagawin natin dyan. Ang bust distance ko ay 7.5. Gagawin ko ngayon sa back 8. Medyo mas malapad. So, ang kalahati ng 8 ay 4. So, tatandaan ko muna yan. And then, sa figure naman natin guys, aakyat tayo ng 1 inch mula sa ating front figure. Aakyat tayo ng 1 inch. Dito naman natin ngayon itatapat yung ating back figure. So, 4 uli. And then, si center natin yan, kukuha tayo ng tag-half inch. Ito yung dinagdag nating 1 inch na tax. And then, 4 uli dito. Guguhitan ko muna to dito guys ha. Yan. At dahil nga cut out yung ating back part, ganito yon. Kukunin natin guys, mula dito sa center, kukuha tayo dito ng 3 inches. Mula dito ha, pababa tayo ng 3 inches. Yan, ito yung 3 inches. Ngayon, ito, idediretso natin ngayon to ng paganyan. Ito na guys, yung ating back. Ayan. Ida-darken ko lang to para makita nyo mabuti. So, ang guguhitan ko lang guys na parts ay yung para lang sa back. Yung sa front, hindi ko na yan ida-darken. Ngayon dito guys, mag-a-adjust lang ako dito ng at least 1.4238 sa ating tatapatan ng figure ng baka. So, 3.8 yung aking babawasin. Gusto ko lang guys, magkaroon siya ng magandang shape pagdating sa back part. So, medyo ikaganyan ko lang yan. Ito guys, aalisin natin to. Ito na yung magiging forma. Pero, mamaya ko na yan alisin pagka nailipat na natin yung ating front. At next naman, pagdating sa facing guys, so, ang sabi ko kanina, yung gagawin ko ay yung walang lining. Ang gagawin kong facing sa back ay half lang. Pero, mula dito sa ating cutout, itatapat ko na lang dito guys sa cutout. Gaganyan ko lang. Ito lang yung magiging facing natin sa back. Yan. Nalagay ko lang ng marking. So, ito, tatabasin ko muna. Sasama ko muna itong front. So, ayan guys. Mamaya ko na to tatabasin. Ngayon, ililipat ko muna to sa another pattern. Ngayon, eto guys, dahil nailipat na natin dito, pwede na natin tong alisin yung mga front part dito. Eto, lalo na ito.
Ayan guys, explain ko lang bakit ako nag-curve dito ng konti. Ito guys, pampadagdag ng shape sa back. Kasi open naman yung ating front, kaya safe yan. Or pwede naman halimbawa, nagbawas tayo dito ng 3/8, pwede naman tayong magdagdag dito ng 3/8 para yung measurement natin sa back na waistline ay magpareho. Pero ako hindi na ako nagdagdag dito guys, kasi dahil ang design naman ay open sa harapan. Kaya, so, eto, paghihiwalayin na natin yung ating side at saka center front. Eto nga pala guys, sa cutting, eto ay naka-cut out din. So, okay na tayo sa back. Next naman ay yung front. Ngayon guys, kanina, sabi ko, magdadagdag ako ng 1 inch dito. Yung 1 inch na yun guys, yun yung pinaka body allowance natin sa damit. Para makagalaw naman tayo pagka tayo ay nagsuot. So, eto, gaganyan lang natin yan. 1 inch dito, pawala, same pa rin dito. Para gaganyan lang natin guys. So, ayan. Kahit napapaano, may dinagdag pa rin ako dito mga 3/8. Nabawi ko yung binawas ko doon sa back. Okay lang yan. Ayan. And then, gaganyan ko lang to. Maya ko na yan. Alisin ko na yan mamaya. Kukunin ko muna guys yung bust drop ng ating front. So, mula sa HPS, bababa tayo 11.5. Ang figure is 17. And, ang figure is 17. So, ayan. Ang bust distance ko ay 7.5. Ang kalahati ay 3¾. So, mula dito, mababa tayo dito. 3¾ din dito. Pero, igigitna natin yan. Kukuha tayo ng tag-half inch. Yan yung 1 inch na tax. Then, dito ulit. Ito guys, cut out din yung ating front. Pero, ganito lang yung ating gagawin. Kukunin ko muna yung tax hanggang dito. Yan. At then, dito, i-curve natin yan papunta naman dito. Ako guys, dito, hindi ako masyadong ano kung ano yung distance. Basta, kailangan lang yung forma niya ay magiging maganda. So, medyo tatantya-tantya hindi natin yan na magiging maganda yung pagkakakurve ng ating front. Yan. Tapos, kung sa back kanina hindi ako nagbaba, eto magbababa tayo. Bakit? Kasi guys, gusto ko dito maganda yung lapat sa may armhole. So, bababa tayo dito ng mga 1/2 inch. And then, pawala din yan, papunta dito sa pinaka bust. So, igaganyan ko lang para makita nyo din. Ayan. So, eto yung magiging cut out. Ngayon guys, kung mapapansin nyo, mayroon siyang pocket. Pero dahil nga guys, ito maliit lang yung space dito at yung pocket niya ay dito lang naka-insert sa ating cutout. Ang lalabas niyan parang false pocket na lang. Pwede tayo dyan maglagay guys, mga barya-barya lang. Pero hindi natin pwedeng malagyan ng malalaking items. So ganito lang yung ating gagawin dyan. Susundin lang natin yung design guys ha. Bababa ako muna dito sa figure ng 1/2 inch. Yan, ito yung figure ko. And then, mula dito, bababa ako ng 5 inches. So, kung mapapansin nyo guys, ayan, kahit dyan sa drawing, tingnan nyo yung drawing. Halos dikit lang sa dito sa laylayan yung pinaka-packet. Parang false packet lang yung lalabas. Yan yung nasa design eh, wala tayong choice dyan. So, ayan, itatapat. Ang part na to, magdadagdag tayo dito, idideresto natin yan ng paganyan para sa ating packet bag. So, mula dito, gaganyan natin. Dito, papasok tayo ng mga 1/2 inch. Ayan. So, bakit? Bakit tayo papasok dito ng mga 1/2 inch? Kasi guys, nakadistance yung ating front sa design. Tingnan nyo yung design. Nakadistance. Itong front natin, cut out kasi ito, di ba? Left and right. Huwag na nating dagdagan dito ng sewing allowance pagdating sa cutting. Dito na yung magiging sewing allowance natin para magkaroon siya ng distance sa front.
Ayun, dito naman guys, sa neckline. Ayan, bababa tayo dito guys, mula dito sa front shoulder natin. Bababa tayo ng 4 inches. Kukunin ko lang yung distance ng back. Tatandaan ko lang. So, eto yung magiging tapat ng ating front. Ayan. Ngayon guys, ito, ibibilog lang natin katulad sa design. Ito na yung ating neckline. Pagdating naman dito sa armhole guys, gaganyan lang natin yan. Para makuha natin yung pantayan. Ganito lagi yung technique ko dyan. Hold natin yan ng ganyan. So, susundan natin yan. And then, itatapat natin dito. Kung mapapansin nyo guys, ang layo. Oh. Yan. Hindi na sila magkatapat. Ganito naman yon. Ito, kukunin na natin yung sukat ng front. So, medyo mag-a-adjust tayo dito ng half inch. Ayan. Papunta dito sa ating shoulder. Ito na guys yung tatapatan ng ating armhole sa front. So, idadarken ko ulit ito para makita nyo. Yan ang armhole. Yan, kung mapapansin nyo guys, laki ng adjustment. Ito, wala na ito ha, kasi ito yung back. Ito na yung front natin. Mamaya ko na guys, buhitan yung pocket bag pag nag-cut out na tayo. Ngayon naman guys, yung facing natin sa front, since na may pocket bag tayo dito para matago siya pagdating na mayari na yung damit, eto na mismo yung magiging facing din natin, itong center front na to. Magiging 4 or cut 4 yung ating center front. Ito yung magiging cut 4. Ngayon guys, ito, maglalagay ako dito ngayon ng pocket bag. So, sa cutting niya, buo kasama na yung pocket bag. Para hindi na ako magbago ng pattern, idudugtong ko na lang dito, lalagyan ko na lang ng tape. Pero guys, kailangan yung pocket bag natin hanggang dito lang. Huwag nating idiretso hanggang baba para hindi siya masyadong makapal sa fold. Ito lang kasi pagka ipinol dyan, nakaipit na yan ng ganyan. So, lalagyan ko lang to ng tape. Ngayon, ito, ganito na kasi yan guys pagka magka nakatahi na. Yan ang magiging formal niyan, di ba? Kunin ko lang yung laki ng ating pocket bag. So, hanggang dito lang siya. And then, ito yung ating pocket opening. So, mag-a-adjust tayo niyan. Aakyat tayo ng mga hanggang dito. And then, ikaganyan ko lang yan guys. Oh. So, magiging ganyan ang itsura na niyan ngayon. Ayan. So, eto na guys yung magiging cut-out natin sa side front. Ngayon, yung magiging upper naman na pocket bag, nakahiwalay yon. So, eto, parang gagayahin lang natin tong forma na to. Ito naman ngayon guys, yung i-attach natin dito sa center front. So, naka-attach yan. Mag-opening lang tayo ng 5 inches dito bago natin
kabit dito. Ito turo ko na yan guys sa inyo sa sewing kung paano discard it yan. So, ayan, okay na tayo sa ating body. Next ay yung sleeve. So, ito yung medyo complicated. Ganyan. Tatry lang natin. Ayan. And then, mula dito sa ibabaw, kukunin natin ngayon yung ating sleeve length. So, ito guys, naka-fold. Ayan. Ayan. 21 plus 1 and a half na sewing allowance. 22 and a half. Ayan. Ngayon, kukunin ko dito yung aking cups. Yung ginawa kong cups ay 9. So, ang kalahati ay 4 and a half. Ito yun. Tatandaan ko lang muna guys ng mga ganyan. Ayan. Para hindi lang kayo malito. And then, mula dito, bababa ako dito ng mga 7 and a half. And then, mula dito sa 7 and a half, so bye-bye nyo guys ha, yung aking arm circumference ay 13, kalahati ay 6 and a half. Ayan. Ito yun. So, 11. Ito yung sa may elbow. Ayan. Kung bakit ko yung kukunin guys, kasi dyan tayo co-curve. So, ang ginagamit guys sa paggawa ng suit ay itong French curve. Ito yung 9 natin, itong tinapatan ng ating cup circumference. Yung curve natin, dito natin itatapat ha. So, para igaganyan natin. Ano. Ayan, pwede na natin itong guhitan. Ayan. And then, igaganyan ko itong dito para pagka-pinold natin, magkapareho yung lapad at saka yung dito. So, 1.5 yan. Idiretso na natin ngayon to. So, pagka ginanyan natin guys, medyo gaganyan na lang natin. Tayo na lang magtantya-tantya na i-curve natin yan. Ayan. So, yan na yung forma guys o ng sleeve. Ayan, kung makita nyo yan. Ngayon, tatabasin ko muna to kasi ituturo ko sa inyo guys kung paano yung diskarte ko sa pagkuha ng armhole. Guhitan ko lang po guys ha, ng dark para makita. So, yun yung forma. Ngayon ito guys, gaganituhin ko lang muna. Pagdidikitin ko tong part na to, ayan. Okay lang to dito guys, kahit wala na yun. Basta dito lang kasi kailangan ko dito sa may armhole magkadikit sila. So mula dito guys, kukuha tayo ng 3 inches. Yan. 3 inches ha, tandaan nyo. Yan. Kasi natandaan nyo yung ating back kanina. Kung bakit ko ito kinuha guys, itong 3 inches na to, kung matatandaan nyo, mula dito sa ating center ng shoulder, nagbaba ako dito ng 3 inches. So, eto guys, ang tatapatan nito, part na to, at eto naman, tatapat dito sa joining para pagka nabuo yung blazer, itong cut na to at saka yung cut ng shoulder ay magtatapat. So, yun yung aking discarded dyan. And then, ito, itong part na to, straight natin yan ng ganyan. So, ano ang natira dito? Para straight na straight yung ating pag-fold. So, 1 and 2.5. Kailangan 2.5 din dito. Yan, ayan na yung pinaka-straight natin guys ha. Ito na yung, ito na ngayon yung mapupunta sa ating balikat. At kaya ko ito ginaganito kasi kukunin na natin yung ating armhole. Sa pagkuha ng armhole guys, ganito yon. Pupold natin ito ng ganyan ha. Tingnan nyo, napunta siya sa gitna. Kukunin ko ngayon yung mula dito. Hahanapin ko ngayon yung tatapatan ng
17 and a half na armhole. So, 17 and a half, 8 and 3 fourths. Mula doon, hahanapin natin yung tatapatan ng 8 and 3 fourths. So, eto guys yung tinapatan ng 8 and 3 fourths. Ayan. Eto yung tinapatan ng 8 and 3 fourths. Ha. Makikita nyo yan. Basta mula dito, papunta doon. Kasi pagka ganyan, 8 lang yan. So, hahanapin nyo talaga yung pinakakalahati ng armhole. Eto yon. And then, ganito na yung ating gagawin dyan. Ipuporma ko na to ng, parang gumawa pa rin ng armhole. Ayan, yung parang gagawa pa rin tayo ng armhole. Gaganyan pa rin natin. Pansinin nyo. Idadarkin ko lang para makita nyo. So, gaganyan ko lang yan. Ayan. Ito na yung forma ng armhole. Ayan o. Gaganyan ko lang yan guys. Tatabasin ko muna to guys ha. So, ito yung back. Tandaan nyo, yung back ay yung may cut out. Pagdating sa front, ayan, magbabawas tayo dito ng half inch. Yung ditong part lang sa may pa-form. So, magiging ganyan ang forma nyan o. Kita ba? Klaro ba? Yan. Ito yung front, ito yung back. Tandaan nyo, yung back natin ay yung naka-cut out. So, pwede ko na to guys. Dahil nagawa na natin ito, pwede ko na tong tanggalin uli. Yung pagkakadikit. Yan. Adikin na natin yan. Dahil, ito, yan guys, ito, kasi ito, cut out din to. Ito yung magiging sa may kilikili. So, ang gagawin natin dyan, kukunin ulit natin dito yung 2.5. Ayan. 2.5 din dito. So, ito yun. Guguhitan ko lang ito guys. Ha? Para straight. Medyo nakakalito lang ito guys. Ha? Pero, pag-aralan nyo mabuti. Mas madali ito. Pagka natuto kayo. Ito, ayan guys, oh, pansinin nyo yung magiging forma ng sleeve. Ito, cut out na to. Ito yung mapupunta sa arm fit or yung sa joining ng kilikili. Ayan. Pero yung ating ating pasada sa side, yung pinaka, di ba, may, may half inch tayo dito. Ito lang. Para malinaw. So, ito yung ating front. Yan. Natandaan nyo guys, di ba? Ito yung back natin. Ito yung front natin. Dito yung tatapat guys. So, igigitna natin yan dyan. Gaganyan natin yan, oh. Sa, yung gitna ng ating additional na 1 inch. Inanuts ko lang para makita nyo. Yan. Itong part na to guys. Pagdating sa pag-attach ng sleeve. Dyan tatapat yung ating, ito. Itong part na to, yung, ayan. Dito. Dito yan tatapat. Ayan. Magiging ganyan ang forma niyan guys. Oh. Ayan. Dito yan tatapat. Yan yung magtatapat yung dalawang yan. Ayan. Yan yung magtatapat niyan. Tapos, eto. Pansinin nyo din. So, eto na yung magkadugtong na yan ng ganito. Eto yung back natin ha. Pansinin nyo guys. Ayan. Ayan. Ano ba siya? Ayan. Ito guys, oh, pansinin nyo. Ito ngayon, yung cutout natin sa back ng ating sleeve, at saka yung cutout natin sa back ng ating body, magtatapat yan guys. Makikita nyo yan pag tinahi na natin. So, ito na yung ating pattern. Ito yung ating pattern ng sleeve. Ito naman yung sa body. Guys, ito ay walang lining. So, ipopold ko lang yan. Ito lang yung fold allowance ko. Ayan na. Kasi ito yung magiging kabuuan yan. Ayan. Magiging ganito kasi ang forma niyan guys. O pagka nakakabit na. Ayan. Ito yung armhole. So, para masigurado natin na yung armhole natin ng
body at saka ng sleeve ay pareho, check natin itong armhole natin. Pagsasamahin natin ngayon ito. So, ito yung front. Ayan, check ko lang. Kunin ko yung measurement nito. Ayan, pag nakakabit na yan. Ito lang ha. Kailangan i-check nyo rin. So, ito ay 8.5. Ayan, 8.5. Idagdag natin yung ating, idagdag natin yung sabak natin. Tatapat natin dito. 12.5. Ayan, 12.5. Plus yung etong side back. Check lang natin. So, 17.5. Ayan guys, malinaw guys ha. 17.5. Ayan, ipakita ko sa inyo. Ayan. So, ibig sabihin, yung armhole natin at saka yung armhole natin ng sleeve ay pareho. Maganda na yung magiging outcome niyan. Kaya lagi kayo pagdating sa pattern, chicheck nyo lagi. Kasi kahit ako aminado ako, minsan nagkakamali din ako. Kaya chinecheck ko talaga palagi yan. So, tapos na tayo guys sa ating pattern making. Up next, panuorin nyo naman guys ang cutting at saka sewing. Kasi bubuuhin ko to para makita nyo yung actual na itsura. Guys, naipakita ko na sa inyo yung aking simpleng paraan sa paggawa naman ng pattern dito sa ating non-teaching uniform for DepEd 2021 blazer. So guys, panoorin nyo yung aking cutting at saka sewing para makita nyo talaga kung ano yung kalalabasan pagkasuot ko na yung damit. Thank you so much for watching and have a great day. See you again on my next vlog. Bye-bye!